Hello po sa lahat, lalong-lalo na sa iyo Sir Neb at sa iyong pamilya. Ako nga pala si Paolo. Sa Manila na ako pinanganak, pero sa Bicol talaga ang probinsya ng pamilya ko. Ang isishare kong kwento sa inyo ay sa probinsya nangyari noong nakapag-asawa ko ng isang kapwa ko taga Bicol, si Irish. Nakilala ko siya sa pabrika na pinagtatrabahuhan ko noong 2013. Nakapalagayang loob ko siya kasi nalaman ko na Bicolana pala siya. Tapos ay tagaroon din siya sa bayan kung saan pinanganak si Papa. May mga kakilala pa nga siya sa mga kamag-anak namin. Iskipan ko na Sir Neb yung mga landian moments namin. Ayun nga at naging kami at nagkaroon kami ng anak. Isang taon pagkapanganak ni Irish ay nag-decide kami na sa Bicol na lang manirahan. Okay naman ang naging pasya naming yon. Madali kaming nakahanap ng trabaho at hindi rin kami pinabayaan ng mga kamag-anak namin, lalo na sa pag-aalaga sa first baby namin. Nagkaroon lang ng problema nung lumipat kami sa ibang barangay. Daraga pa rin naman yon, pero malayo na sa mga kamag-anak namin. Bale kalahating oras na biyahe rin. Kaya naman kami lumayo ay dahil nagkaroon ng family problems doon sa side ko dahil sa pera. Ayaw naming madamay kasi nga bago lang kami roon. Kaya umalis na lang kami ni Irish at ng anak namin. That time na umalis kami ay hindi namin alam na buntis pala uli si Irish. Nalaman lang namin noong lumipat nga kami at yung isa naming bagong kapitbahay na itago na lang nyo sa pangalang Lilia ay sobrang bait sa amin. As in pagdating pa lang namin doon sa barangay na yon, ay siya yung unang-unang lumapit sa amin at nagpakilala. Sir Neb, literal na kararating lang namin ang mag-ina ko talaga. Pagbaba pa lang namin sa jeep na naghakot din ng ilang gamit namin, ay patakbong lumapit sa amin si Lilia at winelcome kami. Sabi pa nga niya ay natutuwa siya dahil meron ng titira doon sa bakante. Siyempre bagong salta kami kaya medyo pasalamat din dahil meron kami agad mabait na kapitbahay. Nagpakilala agad si Lilia at tumulong pang magbaba ng mga magagaang na gamit. Ayaw niyang patulungin si Irish. Yung anak na lang daw namin ang asikasuhin ni Irish at siya na ang bahalang tumulong sa akin sa pagbababa ng gamit. Noong naibaba na lahat ng gamit namin, hindi pa rin umalis si Lilia. Tumulong pa rin siya sa pag-aayos noong mga madaling ma-arrange na gamit, kagaya ng mga paglalagay ng pinggan sa dish rack. Basta para siyang kamag-anak namin kung makaasta talaga. Sobrang matulungin. Hiyang-hiya nga kami ni Irish kaya pinamerienda namin siya kahit papano. Makwento si Lilia at magiliw na magiliw kay Irish at Nadine, yung anak naming 1-year-old. Itong si Nadine naman, siya ba yung klase ng bata na madaling patawanin at pangitiin? Mabilis din siyang sumama sa tao, kaya nga parati namin siyang binabantayan kasi madali siyang makikidnap sa pagiging palasama niya. Wala siyang pinipiling sasamahan, payag siyang magpakarga kahit na kanino. Pero kay Lilia, ayaw niya. Kapag nga lumalapit si Lilia sa kanya, ay yumayakap siya sa mama niya. Actually, hindi na siya bumaba mula sa pagkakabuhat ni Irish magmula nang dumating kami. Tapos ayaw niya ngang sumama o tumingin man lang kay Lilia. Parang natatakot ba? Sabi na lang ni Irish, mailap daw sa mga tao si Nadine kahit hindi naman, para lang hindi ma-insulto si Lilia. Dumating din nung araw na yon yung pinsan ni Irish na pare at ilang kamag-anak niya para tulungan kami na mag-ayos ng bahay. Tapos noong dumating sila, ay tsaka lang nagpaalam si Lilia. Nakakahiya raw sa mga kamag-anak namin na kabago-bago niya ay nag-uusisa siya sa amin. Hindi naman namin minasama yon. Nagpasalamat pa nga kami sa tulong niya. Pati mga kaanak ni Irish ay nagpasalamat sa kanya. So ayun nga, kaya naman pumunta si Kuya Alwin, yung pinsan na pari ni Irish, ay para i-bless na yung bahay. Nagmerienda lang kami pagkatapos ng blessing, tapos naglinis at nag-ayos na. Since kukunti lang yung mga gamit namin,
ay madali kaming natapos. Sinamahan muna kami ng dalawang pinsan ni Irish nung gabing yon at kinabukasan na sila umalis. Okay ang vibes nung bahay, Sir Neb. Mababait yung mga kapitbahay kagaya ni Lilia. Noong sumunod na araw, habang nagwawalis sa bakuran si Irish, ay binati siya ni Lilia at tinuro pa niya kung saan siya nakatira. Medyo malayo pala sa amin. Natanawan niya lang daw na paparating yung jeep na sinakyan namin, kaya na-excite siyang lumapit sa amin dahil may bagong kapitbahay daw. Chika-chika silang dalawa ni Irish habang ako naman ay pumasok na sa trabaho. Kinagabihan, pag-uwi ko, yung bungad agad sa akin ni Irish ay ang weird daw noong may-ari ng tindahan na binilhan niya ng merienda ni Nadine. Pinaiiwas daw siya kay Lilia. Tapos hindi pa raw binabanggit noong tindera yung pangalan ni Lilia. Basta ang sabi raw ay huwag papakasiguro si Irish doon sa parati niyang kakwentuhan. Tapos noong tinanong daw ni Irish kung si Lilia ang tinutukoy, ay sinenyasan daw siya noong tindera na tumahimik. Tapos ay hindi na ito kumibo. Naisip daw niya agad na baka chismosa si Lilia, kaya kami pinaiiwas. Kinabukasan, bago ako pumasok sa trabaho, ay nagpa-load muna ako roon sa tindahan na tinutukoy ni Irish. Wala namang sinabi sa akin yung tindera, pero noong nakaalis na ako sa tindahan niya, ay may nag-text sa akin na unknown number. Nagpakilala yon na si Ate Mona raw siya, yung may-ari ng tindahan. Winarningan niya ako kay Lilia. Aswang daw yon, kaya mag-iingat kami, lalo pa at may anak kaming bata. Medyo natakot ako sa sinabi ni Ate Mona, pero hindi ko na lang pinansin. Hindi ko alam kung ano yung iisipin ko nung time na yon, kasi feeling ko parang may away sina Ate Mona at Lilia, kaya parang nagsisiraan ba. Pero wala naman kaming naririnig na masamang salita mula kay Lilia. Wala siyang kwento tungkol sa mga kapitbahay, kaya ewan ko lang din. Binaliwala ko yung message ni Ate Mona sa buong araw, hanggang sa makauwi ako kinagabihan. Hindi naman sobrang late yung uwi ko. Tamang 7 o 7:30 lang ng gabi ay nasa bahay na ako. Nung gabing yon, pag uwi ko ay nagkwento agad si Irish. Maaga raw siyang nagsara ng mga pinto at bintana dahil may naaamoy siyang mabaho, pero hindi niya mahanap kung ano. Tapos sa bandang alas 6 daw ay may narinig siyang tumatawag sa pangalan niya. Akala raw niya ay ako, kaya nagtaka siya dahil maaga pa nga. Buti na lang daw at hindi siya sumagot o nagbukas ng pinto. Sumilip lang daw siya sa bintana at may nakita siyang pusang kulay orange na nakaupo paharap sa pinto namin. Bigla raw siyang kinilabutan pagkakita doon sa pusa sa hindi malamang dahilan. Doon ko naalala yung text ni Ate Mona, kaya pinakita ko agad sa kanya. Parang natakot lalo si Irish dahil doon sa mga nangyari bago ako dumating. Tapos ay sinasabi pa ni Ate Mona na aswang si Lilia. Ang ginawa namin ay tinext si Ate Mona at tinanong siya tungkol kay Lilia. Ang bilis na nagreply ni Ate Mona. Totoo raw ang sinasabi niya, at kahit ipagtanong pa namin sa mga kapitbahay ay alam ng mga yon na aswang si Lilia. Wag na wag daw naming sasambitin ang salitang aswang at ang pangalan ni Lilia, dahil kahit nasaan daw kami, basta hindi pa nakakatawid ng dagat, ay maririnig niya kami. Ayaw na ayaw pa man din daw ng mga aswang na pinag-uusapan sila. Sa point na yon ay medyo kinakabahan na rin ako, pero hindi ko na lang pinapahalata kay Irish dahil talagang seryoso siya, at kitang-kita ko na talagang natatakot siya. Sabi ko na lang ay huwag kami basta maniniwala kay Ate Mona. Mukha pa naman kakong chismosa yon.
Pero itong si Irish, hook na hook sa kwento ni Ate Mona. Nagreply pa nga at nagtanong kung ano ang katibayan na aswang si Lilia. Ang sagot ni Ate Mona, kinulam daw ni Lilia yung dating asawa ni Ate Mona, kaya naghiwalay ang mga ito. Ginayuma raw, tapos noong inayawan na siya ng asawa niya, ay kinulam uli para magpakalayo-layo yung lalaki. Ang gulo nga eh, aswang daw tapos mangkukulam. Iisa raw kasi yon. Aswang din daw ang mga mangkukulam. Pinatigil ko na si Irish kasi natatakot na siya. Pero magmula nga ng araw na yon, ay napansin na namin na kakaiba ang mga kinikilos ni Lilia. Parati siyang lapit ng lapit kay Irish, tapos galaw ng galaw yung ilong niya. Parang inaamoy niya si Irish. Si Nadine naman ay takot nga sa kanya. Tuloy ay natutong magbaon ng bawang si Irish sa bulsa niya. Pati si Nadine, nilalagyan din niya ng kapirasong bawang, nakabalot sa plastic, tapos pineperdible niya sa damit. Iniwasan na rin niya si Lilia. Kapag nakikita niya raw na papalapit ito sa bahay, ay nagsasara agad siya ng mga pinto at bintana. Laging ang may asin sa pintuan at bintana namin noon. Tapos yun na rin yung mga times na ginigising ako ni Irish ng 10 oras ng gabi dahil may nararamdaman daw siyang kakaiba sa paligid. Minsan ay ginising niya ako dahil may nakasandal daw sa pader sa tapat ng higaan namin. Napabangon ako agad dahil sa gulat. Ang sabi ni Irish ay nasa labas daw, pero ramdam niyang may nakadikit sa pader sa side niya. Ayoko na lang ang pansinin, pero natatakot na ako. Sabi ko na lang ay wala naman, pero sa totoo lang ay may naririnig akong parang humihilik sa labas. Bumangon si Irish. Sabi niya ay iusog daw namin yung kama para mapalayo sa pader. Ang lalim na ng gabi noon, pero nag-rearrange kami ng kwarto. Karga ni Irish yung anak naming si Nadine, habang naghihila ako ng kama at Durabox para pagpalitin sila ng pwesto. Maya-maya ba naman, biglang tumuro sa kisame si Nadine, sabay umiyak ng sobrang lakas. Nagtayuan yung mga balahibo ko at kulang na lang ay maiyak ako sa takot. Pero nagpakatatag na lang ako para sa mag-ina ko. Itong si Irish naman ay tumingala at nagmura, sabay nagmakaawa kay Lilia. Wala naman daw kaming pinakitang masama sa kanya, kaya bakit niya kami ginaganito? Sir Neb, biglang kumalabog yung bubong, parang kinatok ng malakas yung yero. Pagkatapos ay may bumagsak sa lupa doon banda sa may bintana ng kwarto namin. Ramdam namin yung pagbagsak mula sa mataas. Parang yumanig yung simentong tinatapakan namin. Tapos ay may nagsalita, pero hindi namin maintindihan. Ang malala eh, parang nag-e-echo yung boses na dalawang tao ang nagsasalita. Sa sobrang takot ko at sa galit na rin dahil wala nang tigil sa kakaiyak si Nadine, ay pati ako nagmura na din at nagbanta. Kako ay kung hindi titigil si Lilia, ay sisilaban ko yung bahay niya. Sunod naming narinig ay nakakainsultong tawa. Wala na akong maisip na pwedeng gawin noon dahil talagang grabe na yung takot namin ni Irish. Niyakap ko na lang silang mag-ina at nagdasal kami. Sir Neb, napakabisa talaga ng panalangin. Dahil habang nagdarasal kami, eh bigla na lang nawala yung mga kalampag sa labas. Hindi na kami nakatulog noon ni Irish, pero tahimik na sa buong magdamag. Kinaumagahan ay kinumpronta ko si Lilia. Pinipigilan ako ni Irish, pero hindi ako nagpaawat. Bahala na kako. Hindi naman siguro ako sasaktan ng aswang habang may araw pa. First time kong nakarating sa bahay ni Lilia. Nalaman ko na panganay pala siya sa tatlong magkakapatid at ang hanap buhay niya ay panggagamot.
Hindi siya doktor kundi para siyang albularyo. Pero hindi. Basta Sir Neb, ikukwento ko na lang. Natakot din naman ako na sumugod kay Lilia. Pero pagdating ko sa kanila ay wala namang mga kakaibang eksena. May karga pa nga siyang bata na sa tansya ko ay mga 2 taong gulang. Pagkakita niya sa akin ay binigay niya sa isang babae yung bata. Tapos nilapitan ako at sinabing alam daw niya na nasiraan na siya ni Ate Mona sa amin ni Irish. Sabi ni Lilia, pinabarangay na niya dati si Ate Mona dahil sa pagkakalat ng chismis na aswang siya. Alam daw niya na kaya umiiwas sa kanya si Irish ay dahil naniwala ito kay Ate Mona. Dagdag pa niya, may gusto siyang sabihin kay Irish dati pa. Ang kaso ay baka lalo siyang paghinalaan na isang aswang. Kako naman, kung hindi siya aswang, sino yung nanggugulo sa amin nung nakaraang gabi? Nanlaki yung mga mata ni Lilia. Tapos sabi niya, baka raw nasundan kami. Ano ka kung nasundan? Sabi niya, doon daw sa barangay kung saan kami dating nakatira ay may bali-balitang may aswang. Mabuti nga raw at umalis na kami roon. Kaso ay baka nasundan kami dahil naaamoy si Irish. Sir Neb, buntis daw si Irish. Siyempre nagulat ako kasi hindi pa namin alam yun. Yun yung gustong sabihin ni Lilia. Pero baka nga raw lalo siyang mapaghinalaan na aswang dahil naaamoy rin niya yung baby sa tiyan. Kung hindi ka ako siya aswang ay papano niyang naaamoy yung pinagbubuntis ni Irish? Dito na pumapasok yung pagiging manggagamot ni Lilia. May practice daw siyang ginagawa na nakakapagpalakas ng senses niya. Pero ang kapalit noon ay parang aswang na abilities. Malakas na pang-amoy at pagiging drone sa mga buntis. Parang aswang nga raw, pero hindi naman daw siya kumakain ng tao. Mas akma pa raw na tawagin siyang mangkukulam dahil gumagamit siya ng mga orasyon sa trabaho niya. Naalala ko tuloy yung sinabi ni Ate Mona na ginayuma niya yung ex-husband nito. Para namang nabasa ni Lilia yung iniisip ko kasi tumawa siya at parang nandidiri pa na kinuwento yung tungkol sa asawa ni Ate Mona. Babaero daw talaga yun at tinangka siyang gawing kabit. Noong nabwisit na siya ay ginamitan niya ng kapangyarihan para lubayan na siya. Ang nangyari ay umalis sa lugar nila yung lalaki at iniwan pati sina Ate Mona. Hindi pa rin ako kumbinsido na hindi siya aswang. Kaya tinanong ko kung bakit umalis kaagad siya nung dumating yung pinsan ni Irish na pare. Isip ko noon baka takot siya sa alagad ng simbahan. Pero ang sagot ni Lilia, hindi nga raw niya alam na may pinsang pare si Irish. Nahihiya lang daw talaga siya sa mga kamag-anak namin. Oo nga naman. Mabalik doon sa aswang na sumunod daw sa amin, binigyan niya ako ng tips kung papanong poprotektahan sina Irish at Nadine laban doon. Sabi pa ni Lilia, nasisense daw ni Nadine na may kakaiba sa kanya, kaya natatakot sa kanya. Ganoon din daw sa kanya yung ibang mga bata. Yung pamangkin lang niya ang hindi. Nabanggit ko sa kanya na akala namin ay siya yung bisita namin kagabi, kaya pinagmumura namin habang binabanggit yung pangalan niya. Sinaway ako ni Lilia, huwag daw naming gagawin yun dahil magagalit lang yung aswang at lalong magwawala dahil maling pangalan ang binanggit namin. Tapos ay nagmura pa kami, kaya pala halos lindulin na kami noon. Naliwanagan ako sa usapan namin na yon ni Lilia. Nagtanong-tanong din ako sa ilang kapitbahay at nalaman ko na si Ate Mona pala ang dapat iwasan dahil talagang chismosa raw yon. Si Lilia naman ay kilalang manggagamot doon. Sir Neb, pinaliwanag ko kay Irish ang lahat. Nagulat na lang ako nung aminin niya na alam niyang may bali-balita nga na may aswang sa dati naming tinitirhan. Pinag-pregnant si Tesco rin siya dahil sa sinabi ni Lilia, at confirmed nga na buntis siya. Nung magpa-prenatal kami ay nalaman namin na
1 month pa lang ang pinagbubuntis niya. Sinunod namin yung mga pangontra na sinabi ni Lilia. Pero nararamdaman pa rin namin na binibisita kami ng aswang kung minsan. Nariyang may tumatawag daw sa pangalan ni Irish kapag gabi na at wala pa ako. Para bang pinapalabas siya ng bahay. Tapos isang gabi, may bigla na lang bumato sa bubong ng bahay namin. E di alerto na naman ako, kahit kabado. Kasunod noon ay narinig namin na may sumisigaw sa labas. Pagsilip ko sa bintana ay si Lilia ang nakita ko. Nagtaasan talaga lahat ng buhok ko sa katawan. Sa isip ko noon ay nakumpirma kong aswang nga talaga si Lilia. Pero nung tignan kong mabuti ay may hawak siyang itim na hayop na hindi ko malaman kung ano. Dahil para siyang ibon na aso na baboy. Hindi ko maintindihan. Inihampas ni Lilia yung hayop sa lupa nang paulit-ulit. Yung tunog noong hayop parang yung narinig namin dati ni Irish na nag-e-echo yung boses. Yung huling hampas ni Lilia ay nabitawan niya yung hayop at ewan ko kung namamalikmata lang ako. Dahil pagkahulagpos noong hayop ay tao yung nakita kong tumakbo palayo. May iba pang nakakita noon kaya sigurado akong may nahuling aswang si Lilia pero nakawala yon. Kinaumagahan ay binisita namin si Lilia sa bahay niya. Tadtad siya ng kalmot sa muka. May black eye pa nga pero okay naman siya. Kinukuskusan niya ng bawang yung mga sugat niya para daw hindi siya ma-impeksyon. Sir Neb, magmula noon ay hindi na bumalik yung aswang na inaabangan pala talaga ni Lilia sa bahay namin. Nakapanganak ng maayos si Irish. Si Lilia naman nakapangasawa ng afam nito lang taon na ito. Kung patuloy namin siyang iniwasan dahil sa paniniwala sa chismis ni Ate Mona, ewan ko lang kung tutulungan kami ni Lilia na labanan yung totoong aswang. Buti na lang at nakausap ko siya ng maayos. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.